Bilang isang ama siguro, ang pangangamba ko is paano ako makakapag-provide sa aking pamilya. Hindi ko alam kung ano na yung mangyayari sa akin. Kasi for 29 years, ito na yung ginagawa ko. And yun ang kinalungkutan ko dahil hindi lang to trabaho sa akin. Alam nyo, yung pagsubok na yan, dumarating yan sa buhay natin. Alam mo, wala kang magagawa dyan, wala kang control dyan eh. Ang makokontrol mo ay kung paano ka magre-react sa pagsubok na yan. Unang-unang inspirasyon ko ang aking anak. Ang inspirasyon ko, of course, ang pamilya ko. Siyempre, inaasahan din nila ako. Kahit sa maliit na paraan kung paano ko sila matutulungan. Pamilya ko, mga anak ko, nawawala yung takot ko na magtrabaho dahil nandyan yung pamilya ko. Merong kasabihan eh, na it's not how many times you fall off the horse, but how many times you get up and get back into it. Magpalakas tayo ng katawan. Lalo na sa ating mga tatay na talagang kinakailangan magtrabaho sa gitna ng pandemic dahil hindi tayo pwedeng sumuko at hindi tayo pwedeng huminto. Dapat huwag tayo unahan ng takot eh, para makapag-isip tayo kung anong dapat nating gawin pag may dumarating na pagsubok sa buhay. At mas lalo tayong maging strong sa bawat araw na haharapin natin. Yung faith natin sa God, hindi po nawawala yon. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Ang pamilya natin na nakasuporta sa atin, ang mga kaibigan na laging nandyan para sa atin. Kahit ano pa ang pagsubok, ay ating malalampasan. Tuloy ang laban, kapamilya. Laban tayo, kapamilya? Laban lang, kapamilya. Tuloy ang laban, kapamilya.